Uzama Karotip TV, mahilig ka ba sa mga magaganda at ibang-ibang klase ng bulaklak? Hanap mo ba ay malapang Instagram, pang Twitter at pang Facebook na photos? At hindi lang yan, ang lugar na rin na ito ay ang perfect place destination para sa family bonding, anniversary, magjowa at lalong-lalo na sa nililigawan mo pa lang. At siguradong pag nadala mo sa lugar na ito ay magkakaroon ka ng forever. Ayi! So tara, samahan niyo ako. Dayuhin natin, pasyalan natin ang sikat na tourist attraction sa Candelaria, Quezon, ang Girasoles Farm. Again, welcome back to my channel. So today is pumunta tayo ngayon sa may Girasoles Farm sa Candelaria, Quezon. Yan. Mula Binion, Laguna papuntang Girasoles Farm sa Candelaria, Quezon ay mayroong 77 kilometers. So napakalayo pala nun. Shout out time. Salt Rider TV, Ray Tai TV, Junel Piñones, Luis Matibag, Joseph Fisher Vlog, and Romel Blaswell. Ito, ito na siya guys. So, makikita nyo guys yung Girasoles Farm. Ito pala siya. So, papasok tayo guys. Kumusta mga Karotrick TV? It's me again. So, nandito tayo ngayon sa Girasoles Farm sa Candelaria, Quezon. So, silipin natin kung ano-ano nga ba yung mga bulaklak na nasa loob. Sa mga mahilig sa mga bulaklak dyan, so ito na yung time nyo. Tara, pasokin natin. Perfect na perfect to, especially sa mga mag-date, sa mag-jowa. Tara. Papakita ko sa inyo yung video mamaya kasi ang ganda talaga. Shoutout ka ng kuya. Mga masigasig na magka-tricycle driver dito. Yeah. Ang Girasoles Farm ay nagsimula sa isang simpleng flower and ornamental retailing store sa Rosena, Quezon, taong 2000 na nakilala bilang Vivier's Bloom. Taong 2010, nagsimulang buksan ni Miss Vivian ang 2,000 square meter na lupa sa Candelaria, Quezon bilang isang simpleng farm hanggang sa naisipan nilang tanan ng sunflower seeds ang ilang bahagi ng farm at buksan ito sa publiko. 2018, nang pinangalanan nila itong Girasoles Farm na ang ibig sabihin sa salitang Italiano ay sunflower. Ngayon ay unti-unti na itong sumisikat at kinikilala na rin bilang isa sa mga tourist destination sa probinsya ng Quezon. Sa kabuuan, ang Girasoles Farm ngayon ay may lawak ng isang hektarya at patuloy pang inaayos at pinapaganda. Carabao Festival o parada ng mga kasangga sa pagsasaka. Ang Carabao Festival ay ginaganap sa Pilipinas sa panahon ng kapistahan ng San Isidro, Labrador. Patron ng mga magsasaka at manggagawa, ang pagdiriwang ay ginaganap tuwing 14 at 15 ng Mayo sa mga bayan ng San Isidro, Ulilan at Angono. Ang Carabao Festival ay ginagawa sa karangalan ng Kalabaw bilang pagpapasalamat nila sa tulong na ginagawa ng mga ito sa kanilang pagsasaka. Ang mga magsasaka ay inihahanda ang kanilang mga kalabaw upang maging maganda para sa malaking parada. Ang kanilang balat ay nililinis at ang sungay ay pinapahiran ng langis. Hot Air Balloon Festival, ito pala ay simbolo ng pagbangon. Ang Hot Air Balloon Festival ay nagsimula noong 1994 sa pamumuno ng dating sekretarya ng turismo na si Miss Mina Gabor. Ito ay sinasagawa sa Pampanga upang maging simbolo ng nagbabagang damdamin para makabangon
matapos ang pananalasa ng Mount Pinatubo sa lalawigan. Ang makukulay na hot air balloon ay sabay-sabay na pinapalipad at ito ay dinarayo pa ng iba't ibang bansa. Pahiyas Festival, kung makukulay na ani, makukulay ng ngiti. Ito ay sinasagawa tuwing ika-15 na Mayo sa Bayan ng Lukban, lalawigan ng Quezon. Ito ay sinasagawa bilang pagpapasalamat sa patron San Isidro Labrador, ang santo ng mga magsasaka at manggagawa para sa masagana at magandang ani. Ang kiping, isang hugis dahon na nilalagyan ng iba't ibang kulay gawa sa malagkit na bigas, ang siyang simbolo at mukha ng pahiyas. Flores de Mayo o bulaklak para sa muling pagpatak. Ang Flores de Mayo ay sinasagawa sa buong buwan ng Mayo bilang pag-alalay ng bulaklak kay Maria. Ang pag-aalay ay sumisimbolo ng pagpasasalamat para sa pagdating ng ulan sa matagal na tagtuyot. Pinaniniwalaan ang ulan ay biyayang dulot ng mahal na ina. Bukod sa pag-aalay, sinasagawa din sa okasyon ito ang pagdarasal na Santo Rosario at pag-awit sa mahal na ina. Ferris wheel, sakay sa ikot ng buhay. Ang Ferris wheel ay inimbento ni George W.G. Ferris Jr. noong 1883. At ito ay isa sa mga nagsisilbing mukha ng perya, tempesta sa mga barangay. Ang bawat pag-ikot nito ay tila ba sumisimbolo ng takbo ng buhay ng mga Pilipino. Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba, minsan masaya, minsan naman ay pahalo-halong pangamba. Hindi papatinag sa patuloy na pag-ikot dahil ang mahalaga, nakangiti kang tatayo sa upuan at taas niyong ipagmamalaking. Natapos mo ito katulad ng Ferris wheel, sumakay ka sa ikot ng buhay. Kunting trivia lang tayo mga Karot Trip TV. Alam nyo ba mga Karot Trip TV, ang sunflower ay nagmula sa North and Central America. Tinatawag din itong mirasol sa salitang Latin at girasol sa salitang Italiano. Ngayon alam ko na kung bakit girasol farm ang tawag sa girasol farm, kasi nga sunflower ang pangunahin bulaklak dito. Ang kauna-unahang sunflower maze ay ginanap sa Willie Co. Research Center sa Tayug, Pangasinan noong 2016. Di lang sunflower ang pinakadinadayo dito. Dinadayo rin dito ang marigold. Ang marigold ay nagsimula sa bansang Mexico. Kalimitan tinatanim ito sa mga tropical na lugar tulad ng Pilipinas. At marami pang mga iba't ibang uri ng bulaklak makikita mo dito sa Girasoles Farm sa Candelaria, Quezon. Mga Karotip TV, kung nagustuhan nyo ang aking content ngayon, paki-subscribe, like, and share, and hit the notification bell na rin para lagi kayong update sa gala ko. So, ito po ang inyong Karotrip TV na nagsasabing salamat po!